Nakatanggap ako ng interesting na comment sa isa sa mga older videos ko galing kay Sir Aljun Garcia. Shout out to you, sir. Thank you so much po sa panonood ng mga videos ko. Sabi niya, naka-experience na daw ba ako ng panel interview? Pwede ko daw bang gawan ng video? So, syempre, game na game tayo dyan. Kaya, ang topic natin ngayon, ay i-share ko sa inyo yung dalawang experiences ko sa panel interview. Yung unang experience ko po ay sa unang job ko po, way back 2019. Meron po kaming panel interview noon. At face-to-face po iyon siya. Tapos, ang pangalawa ko namang panel interview ay recently lang, around 6 months ago, at ito po ay virtual naman. Magkaiba po sila sa isa kong interview before at aalamin po natin kung ano yung pagkakaiba nila. Kaya kung interesado ka sa ganitong topic, make sure to stay tuned and just keep on watching. I-share ko po sa inyo ang experience ko back in 2019 nung nag-apply ako sa very first job ko. Panel interview yun siya dahil about 15 applicants kami that day na tinanong ng iisang interviewer lang. Ang nangyari po is that we were asked series of commonly asked interview questions na ibibigay ko later on. Tapos, tinatanong kami one by one. Ibig sabihin, lahat kami ay tatanungin ng parehas na tanong, tapos pasasagutin kami isa-isa. Ang napapansin ko po during that time was that yung mga unang tinanong ay nasa-shock sila at hindi sila makakome up agad ng sagot. Yung iba as in natatameme talaga sila na wala silang masagot. May mga iba nga akong nakikita na parang natatawa sila sa sagot ng isa kasi nagtatagalog. Yung iba naman walang masagot and things like that. Yung iba ko namang nakikita is that ginagaya nila yung sagot ng nauna tapos dinadagdagan na lang nila ng related sa situation nila. Mas maswerte ka kapag ikaw ang last na tinanong kasi syempre narinig mo na lahat ng sagot ng mga applicants na yon. Malalaman mo na kung sino yung maganda sumagot, ano ba yung sinagot nila, ano ba sa tingin mo yung mga hindi kagandahang sagot, mga lapses nila. Kaya ikaw, makakapag-construct ka na ng sarili mong sagot sa isip mo, diba, na mas maayos. Ako kasi, hindi ako yung unang tinanong ng tell me something about yourself that time. Kaya may chance pa ako para makapag-compose ng sagot ko. At syempre, binonggahan ko na talaga that time. Sobrang confident ko talagang sinagot yung interview question na yon. At yun, good thing nakapasa naman tayo sa mga sumusunod pang rounds. Quick background lang po doon sa mga kasabayan kong applicants. Kagaya ko din po sila na wala ring experience sa trabahong ina-applyan namin back then. Kaya naiintindihan ko kung bakit yung iba sa kanila ay natatameme. Pero may iba naman na meron naman silang job experience pero hindi related doon sa work na ina-applyan namin. Kaya as in, nakita ko talagang may na-shock, may nakita talaga ako na hindi nakasagot. As in, binigyan siya ng 30 to 60 seconds para mag-isip ng isasagot, pero wala talaga siyang naisagot. Meron naman isang nagtagalog na siya, tapos parang garalgal yung boses niya. Siguro epekto yon ng pagiging unprepared. Pagka-shock na rin, siguro may iba na parang napadaan lang, yung tipong niyaya lang sila nung mga nag-aabang dyan sa kanto na parang uy, kailangan mo ba ng trabaho? O sige, mag-apply ka dito. Parang ganun lang yung iba kong nakitang nag-apply doon na parang hindi sila talaga prepared. Yung iba kasi, as I said, nagtatagalog sila. Hindi dapat magtagalog kasi that time kasi kailangan straight English talaga dahil tinitingnan yung communication skills namin. Kaya every time na hindi ka nakakapasa sa round na yon ay parang natatanggal ka hanggang sa paunti-unti na lang kami or unti na lang kaming natira. Ang pinaka-realization at tip ko na rin na maibibigay kapag ikaw ay mag-a-apply tapos panel interview rin yung gaganapin, maging prepared ka sa panel interview na yon. Isipin mo na lang na hindi lang yung iisang interviewer yung makakarinig sa sagot mo, kundi marami kayo. Kung 10 kayo, 15, 25, yung iba sa kanila, i-judge ka na base sa mga sagutan mo, diba? Buti sana kung ikaw lang tsaka yung interviewer. Kaso, sa panel interview, maraming tao talaga yung involved. Kaya
kailangan maging prepared ka. Kasi kung hindi ka prepared, syempre, isa ka sa mga hindi makakapag-advance sa next na interview. Kasi hindi lang naman yung panel interview na yon yung in-interview sa akin. As in, sobrang dami kong pinagdaan ng interviews that day. May final interview, may isa pang interview sa boss. Yung mga tinanong sa amin ay mga questions like, tell me something about yourself. Hindi talaga nawawala yan. Actually, yan pa nga yung pinakaunang tinanong sa amin. Isa pa sa mga tinanong sa amin ay, what do you know about this role. Tinanong din sa amin kung what is your salary expectation? Why did you apply for this position? State your work experience if there are any. Marami pang tinanong pero yun na lang talaga yung natatandaan ko dahil nga 5 years ago na ang nakalilipas mula nung nag-apply ako sa work na yon. Out of 15 applicants pala, 3 lang kami na nakapag-advance sa next round. At iisa lang po ang nakapasa sa final interview at nakapag-job offer that day. At ako po iyon. Pati po ako that day, pero nalulungkot ako kasi may kasabayan nga akong gay at that time. Kasama siya sa final interview, pero hindi siya nakapasa dahil meron siyang sinagot sa final interview na hindi nagustuhan ng interviewer. And I believe yun yung tanong na, are you willing to go to work during holidays? Eh, hindi niya daw bet mag-work during holidays. So, sinagot niya, I don't know. At tingin niya, dahil dun sa sagot niya, ay naligwak siya. At tingin ko din, yun din yung dahilan kung bakit siya naligwak. Kasi nga, sa work namin na yon, kailangan talaga na present ka dahil 24/7 nag-ooperate yung company. So, yan na lang po muna yung ating pag-uusapan sa panel interview na na-experience ko back in 2019. Ngayon, pag-usapan naman po natin yung panel interview na na-experience ko recently lang sa current job ko. Ngayon, itong job ko mismo, ito yung interview ko. Actually, kinumpile ko lahat ng mga interview questions. Kaya kung gusto mong panoorin yon, ilalagay ko yung link sa description box sa baba. 40 plus questions yon, kaya make sure na ma-check out mo yan dahil for sure, marami kang makukuhang information doon. Dito naman sa panel interview ko, sa current job ko, bale, 4 po ang nagtanong sa akin, 3 supervisors, isang operations manager, tapos may 2 pong assistant supervisors doon na nakikinig lang sa background. Isa rin sila sa mga nagde-decide kung i-hire ka ba nila or hindi. Iba ito sa panel interview na na-experience ko back in 2019 kasi dito, 6 yung mga boss na nandito. Tapos, iisa lang ako sa final interview. Samantalang, doon sa panel interview ko, I believe initial interview pa lang yun. Kasi, 15 applicants kami, tapos isa lang yung interviewer. Parang screening pa lang yun siya. Parang hindi pa talaga siya yung actual na interview, kundi screening. Screening pa lang pala siya. Hindi ako ganun kakabado dito sa interview na to, kasi online siya ginanap via Google Meet. Kumpara sa tense or kabana na ramdaman ko nung nag-apply ako back in 2019 kasi nga first time ko mag-apply sa trabaho. Pero syempre, dito kasi is open cam din. Kaya parang nakikita mo rin talaga sila kasi kahit sila naka-open cam din. Pro tip ko po sa inyo, kapag may panel interview kayo tapos gaganapin online, make sure na yung laptop nyo po ay fully charged. Tsaka kailangan yung charger nyo po ay nakakabit na agad sa laptop nyo at malapit po kayo sa saksakan. Kasi ako that time, 80% naman yung battery ng laptop ko, I believe that time. Pero hindi na kinaya, nag-shutdown talaga siya during my interview. At guess what, yung operations manager pa yung kausap ko nung nag-shutdown yung laptop ko. Sobrang nakakahiya yun. At akala ko talaga hindi na ako ipapasa ng company na yon dahil nga sa nangyari. Kasi parang unreliable device na gamit ko. Pero thankfully, pinasa pa rin nila ako. Kaya para hindi mo ma-experience yung ganitong situation, make sure na lang na fully charged siya at malapit ka sa saksakan. May mga panel interviews na maikli lang, pero most of the time, sobrang tagal po niyan, sobrang haba po ng interview. Yung akin po, dahil nga 40 plus questions ang tinanong sa akin, umabot ng lagpas 1 oras yung interview. Kaya expected naman yon dahil 4 people nga yung nagtanong sa'yo at lahat ng yon ay marami rin silang talagang tinatanong. Kaya ang dami ding nako-consume na time. Kaya make sure na prepared ka doon. Another pro tip po, pagkapasok mo pa lang po sa Google Meet, make sure na nakabukas na agad yung camera mo. Huwag mo nang hintayin na mag-ask ng permission or sabihan ka pa ng interviewer mo na buksan mo yung camera mo. Yun kasi yung ginawa ko, hindi ko agad binuksan yung camera ko dahil shy type, ganyan.
Kaya sinabihan ako na buksan daw yung camera. Kasi nga, syempre, final interview na yun. Mamimit po yung mga boss, tapos iba naka-off-cam ka. Kaya, yun, wag niya nalang gayahin yung ginawa ko. Make sure na naka-open-cam na agad kayo. Kaya, I highly suggest din na kahit online interview yon ay presentable pa rin kayo. Magsuot kayo ng, I think, preferably white na collared shirt. Pwedeng-pwede na po iyon. Another tip, make sure to answer every questions with confidence and a smiling face. Kasi yung confidence natin, kahit online pa yan, maririnig talaga ng kausap natin. Kasi diba kapag hindi tayo confident, nauutal-utal tayo, garal-gal tayo, marami tayong lapses, marami tayong mga ganon, diba? Normal lang naman yung mga yon, pero as much as possible, iwasan natin. Lalong-lalo na kung yung ina-applyan mong trabaho ay kailangan nag-i-English ka talaga. Pero syempre, kung Taglish or allowed ang Taglish, then go ahead. Kung Tagalog ang sagot mo, go ahead. Pwedeng-pwede naman yon. So yes, kailangan nakasmile ka rin palagi. Maraming studies na makapagsasabi na kapag nakangiti ka habang nagsasalita ka, mas gumaganda yung boses mo, tsaka mas nafe-feel ng kausap mo sa other line na interesado ka, invested ka, and engaged ka sa conversation ninyo. Kumpara sa kapag monotone yung boses mo, yung parang emotionless, so, yeah, smile. Kasi nakakapagpaganda siya ng voice. Another thing po pagdating sa panel interview, make sure na kapag tinanong ka ng mga situational questions, ay magbigay ka ng examples or illustrations na nababase sa sarili mong experience. May it be experience sa previous job mo, experience mo sa real life, or experience mo nung nag-aaral ka pa. Kasi hindi maiiwasan na may mga situational questions po talagang itatanong sa inyo. Kung gusto nyo malaman yung mga situational questions na tinanong sa akin, again, ilalagay ko po yung link ng videos ko sa description box. 4 parts po yun dahil parang dami ng mga tinanong sa akin. Last na tip na mabibigay ko sa'yo is that make sure na on time ka. Halimbawa kasi yung interview ko that time ay 12 midnight. Di ba kasarapan yun ng tulog natin? Pero pinilit ko talagang magising that night at maging on time. 30 minutes before the interview ay gising na ako at nagpe-prepare na ako. Tapos that time kasi na-forgot i-send sa akin yung link ng HR, yung link ng interview. Kaya hindi agad ako nakapasok. So parang medyo na-late pa ako nun. Kaya nag-apologize ako. Pero kung hindi naman yun mangyari sa inyo, then much better na maaga ka kaysa sa late ka. And also, dahil nga mahaba yung interview, huwag mong ipakita sa kanila na naiinip ka na or nabuboard ka na. Kailangan nakasmile ka palagi, engage ka palagi, dahil mafe-feel din nila yan. Naman po yung experience ko sa mga panel interviews na na-attendan ko, yes, magkaiba po sila, maaaring ma-experience mo ang isa or parehas na setup, kaya mas okay na rin na mapanood mo tong video all throughout. So, kung may video suggestions po kayo, video requests, comment nyo lang po sa baba dahil gagawan po natin yan. I'll see you next time. And, syempre, best of luck sa job application mo. Congratulations in advance and I'm rooting for you.